Hi guys! Good morning everyone! Kumusta po kayo? Andito po si Inday, Badiday, na nagbabalik sa kusina ni Amo na nagluluto. Pero ngayon po, wala po ako sa kusina. Kundi nandito po ako sa kwarto ng aking Amo na matanda. Actually, hindi ko siya amo. Tatay po siya ng amo ko. Pero yun po, nililinis ko po niya yung kwarto kasi nasa China po siya. Umuwi po noong kahapon ba, or the another day, Thursday, I think Thursday po siya umuwi ng China kasi businessman po sila, so ina-allowed po silang umuwi ng China po. So, pero bawal po magdala ng car. So, nabali, yung ginawa po, dinatid po siya sa immigration po, sa may Shuhai, ng kanilang driver. Then, nag-cross po siya, nagparang U-turn siya papasok na immigration kasi yung immigration po ng Macau tsaka ng China medyo malayo pa po. Medyo paglabas, pagpasok mo po ng immigration ng Macau, so ngayon po papasok ka po doon, iikot ka po, tapos may labasan po doon, tapos doon po may mga bus po, mga siguro 10 to 15 minutes po sasakay ka po ng bus, ihatid ka po ng bus doon sa China immigration po, mga 15 minutes pa po, iikot pa po yon, parang bridge siya doon na tawiran niya is parang dagat, yung parang ganyan po, o yan, may mga dagat-dagat po kasi, so ngayon po, tatawid yung bus, may bus po doon, may mga skyway po doon na mahahaba po, papunta ng China, so doon po ang immigration ng China, so nag-cross po ang tatay ng amo kong lalaki doon papunta. Then, pag-cross na po niyang immigration from Macau, cross to immigration to Shuhai, China, may driver po doon na naghihintay din sa kanya na sa loob. Paglabas niya po, kasi China na po yun eh, border ng Macau, China. Then, tatawid lang po siya doon sa parang immigration ng Shuhai, China, tatawid po siya. Tapos paglabas niya po doon, part na po ng China yon, Shuhai na po. Ipapakita ko po sa inyo kung nasaan po ang Shuhai, China. Yun po. Actually, yun po, nakikita. Ay, sandali po. Ay, hindi nyo pala makita. Yun po. Nakikita nyo po yon. Nakikita nyo po yon. Yun, yung parang kalsada na yon. I-open ko po yung bintana. Ayun po. Doon po yung amo kong lalaki tatawid. So, Shuhai, China na po yon. Then, yung driver po nila, maghihintay po doon sa Shuhai, China po na immigration. Then, ayun na po. Kaya, mahirap po ngayon kasi super, super higpit po talaga ang kalakaran dito. So, mabuti naman po sa government kasi nga po, safe po kami ngayon. 3 months na po kami COVID-free dito. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano. Ayun po, nakikita nyo po yon. Doon po sa kabila, meron din po immigration. Yun po. May immigration din po doon. Yun po, matutulis po na yun na building. Is, ano na po yon? China na po. So, from Macau po. From Macau. Tapos magta-travel po si Lolo, as in si Lolo, si Yeye po. Kasi pag sa tatay po kasi na amo ko lalaki, so Yeye po ang tawag ng mga apo sa kanya. So ngayon po, yung si Yeye po from Macau, immigration to Shuhai, China. Macau, Shuhai, China actually, parang ganyan. So, 2 hours travel po, 2 to 3 hours travel go to sa kanilang ano hometown sa Jiangmen, China po. Ang gitna po siya ng Guangzhou, Guangdong, something na ganun po. And then Jiangmen, yan magkakasunod po kasi sila like Guangdong, Guangzhou, Jiangmen, yan magkakasunod po. So from Macau po to go to sa hometown nila sa Jiangmen, 2 to 3 hours po ang travel, depende po sa takbo ng driver na pagdadrive ng sasakyan, ganyan po. So maybe po Monday makabalik na po dito yung matanda, Monday or Tuesday, kasi may company din po sila dito. Yon, so 3 months po kasi sila dito na stuck kasi bawal talaga po lumabas, bawal. So ngayon makakalabas man po pero hindi ka makabalik.
kahit po residente sila dito, hindi po sila makabalik. So ngayon po, medyo lumuwag-luwag na po ng kaunti yung immigration dito. So dahil po sa businessman sila, pwede po silang mag-apply ng, basta may ina-apply po sa government kung may pipirmahan po sila doon, no, na parang waiver na allowed po sila, na businessman po sila, na may meeting po sila doon sa China, something na ganun. So yun po, inallowed po yung matanda ko, na yung tatay ng amo ko, na umuwi po. So by Monday or Tuesday po, babalik po ulit dito si yung matanda po, mga ganyan. Depende po kung maayos na po doon yung mga ano pang problema po. Kasi 3 months po kasi siyang nawala. So something na may problema sa company nila or sa factory nila. Kasi may factory po sila, may ari po sila ng factory ng China. Na factory po ng ano, ng parang steel o ano, parang basta, parang something na hindi siya bakal, pero para siyang aluminum steel, something na ganon. So may factory po sila, tapos may ari din po silang company, construction company po, Kongsing Group company, something na ganon po yung kumpanya nila. So hindi basta-basta po yung amo ko, medyo may kaya-kaya po talaga sila kasi may ari po sila ng company. So yun po, yun lang po ang aking kwento sa inyo, guys. So ano po ang ating pagkukwentuhan ngayon? Wala naman po kasi hindi nga po ako nakakalabas. Nandito lang po ako. Pero ngayon po, ina-allowed kasi po ang buhay, ang ano po dito sa Macau is mostly po yung mga stay out. So ngayon po, ina-allowed na po akong umuwi po sa aking boarding house, nag-stay out po. Almost 1 month na po na ina-allowed po ako. So normal naman po kasi talaga. Kumbaga, hindi na kailangan kasi COVID-free na po. Pero still wearing mask pa rin po kami dito. So medyo back to normal, no? Yung alaga kong panganay nandito na rin po. Kasi may pasok na po sila, pero hanggang first week of July na lang po yung pasok. 1 month lang po ang pasok nila. Nag-start ng first week of June, something na ganun. Tapos end na ngayon July kasi vacation po talaga. So next school year again, maybe September, next school year again, back to normal na po. Simula yung kinder po, yung mga baby po na mga prep to kinder, ay may pasok na po sila, back to normal na po yung school namin dito, as long na wala, mahigpit pa rin po yung Macau, na hindi pa rin po mapapasok, close pa rin po yung border nila sa mga turista at sa mga ibang visitors po na either China or Hong Kong. So strict pa rin po talaga yung government dito, so close pa rin po talaga ang border, tsaka limit lang po yung pagpapapasok dito. Like I said, business owner ka ng may ano ng company or something, businessman ka na may waiver ka na pipirmahan na ganon. So yun lang po ang ina-allowed sa ngayon. Kaya sa by next school year po, normal na po talaga yung kalakaran dito, kasi talagang yung mga residente po dito masunurin po talaga sa government. Kumbaga, pinapalo talaga nila yung rules pag sinabi na home quarantine po talaga. So yun po ang aking kwento sa inyo, sa mga kababayan ko dyan. Hello po sa Pilipinas. 3 years na po ako hindi nakaka-uwi. Gawa nga ng this year po, ito nga po ang nangyari sa na lockdown po ang Pilipinas. So April po may ticket na po ako. So gawa nga ng cancel nga ng Cebu Pacific. So wala po ako nagawa. So 3 years na po hindi nakaka-uwi si inyong Inday sa Pilipinas, ng kanyang bansa. So yun po. Ay, wala po tayo magagawa dyan at least. Yun po, salamat din po ako kasi hindi po ako naka-uwi, hindi ko po pinilit umuwi noong April. Kasi kung hindi po, wala po sana akong trabaho. Di nga po ako ngayon, paano po yung mga luho ko? Paano po ako makakabili ng aking Charles and Kit na bag? Di ba po, yan. Charles and Kit talaga. Tsaka yun po, nagpapadala po ako sa aking mga kapatid. Yun, ngayon nagpadala ako ng ano, ng box. Tsaka yung mga pinagliitan ng alaga ako ng mga ano, ng mga bata. Marami pa po sa China doon. So, kasi po yung may apo na po ako, yung panganay po na kuya ko, may anak na po siya. So ngayon po,
dalawa na po yung anak, so yung pangalawa po ay babae. Ay tamang-tama po, babae po yung mga alaga ko, kaya yun, sabi ni Madam, if you like then you can bring in the Philippines. So, yun po, isang carton po yun, pero sisipi po kasi ngayon yung apo ko eh medyo malaki na po. Apo po ah, pero wala pa po akong asawa. Correction po. Yun po ay anak ng kuya ko na panganay. Yun, nag-asawa na rin po. So parang magkakasing edad lang po kasi kami nung pinanganak yun. Siguro mga 10 or 8 years yung gap namin, parang ganon. Kasi baby pa yun, nung bata pa ako, baby pa yun si, ay, si Jenny Mihilo. Mahal ko mga yan, kahit mga makukulit yan. Ayan, so ayun po, yung mga pinagliitan ng damit, so malaki na po si Sipi ngayon. So sabi ko, piliin na lang kung ano yung, kung kasya, tapos itabi na lang yung ano, kasi hindi na po nakaabot kasi nag-lockdown nga po nung nanganak siya nung February, nag-lockdown po dito. So hindi po nakakaano ang mga cargo, so wala po, na standby po hanggang sa lumaki na po nga si Sipi ngayon. Ayun, kaya pilian na lang po kung anong magkasya. Ayun, na at least po na ilabas ko na siya ngayon. Dalawang box po yung pinadala ko, sa isang box ko mga grocery sa pangalawa kong kuya, pero sabi ko po, hati-hati sila kasi ang hirap po ng buhay. Tingnan mo po, nag-charge pa nga po ako doon ng something 200-300 yata Macau dollars, kasi nga bulky daw. So ngayon, dati kahit bulky po, wala, hindi ako sinsingil, pero ngayon po talaga mahigpit po sila na bulky daw po ang aking box. So wala po akong magawa, allowance ko po sana yon, pero yun po. Pero ayun, at isa pa po, na wala ang aking bus card. Sa nung umuulan dito nung Saturday, nagmamadali ako, late ako nagising, so late rin ako nakapasok. So siguro po umuulan, nagpamadali ko, nilagay ko sa bag po na yung binibit-bit ko lang, tapos dumikit po sa payong. Pagbukas ko po siguro ng payong, pagbaba ko ng bus, na ano po, nalaglag. So ayun po, kaya 200 po ang laman na yon. So ngayon po wala. Kaya huwag niyo pong sabihin ang OPW po ay mayaman, at kagaya nga po ng sabi ng kuya ko, baka daw inaamag na po yung pera ko. So wala po talagang amag ang pera, kasi wala pong pera. Ayun po, huwag po kayong mag-ano na ang OFW po ay maraming pera. Wala po kaming pera mga kababayan ko, mga kamag-anak ko, wala po kaming pera, kasi kumakain din po kami dito, marami din po kaming binabayaran dito, kagaya ng boarding house namin. Siyempre po kumakain din po kami, bumibili din po kami ng gusto namin. Kaya yon mga kababayan, salamat po at ingat po kayo, na sana makinig po kayo sa government natin, at maraming salamat po sa lahat-lahat. Ayun, salamat po sa panonood at sa pag-subscribe. Bye bye guys, I love you guys, mahal ko kayo.